Leader lang sa inyong pagkanta o gumawa kayo ng kanta sa tula na may pahayag natin na ito yung turo na Jesus na maging bahagi na maturuan natin yung bawat isa. Kasi yung kumisa ko nakakalukot kasi kapag pinag-usapan po natin ang Filipino Catholics, kakaunti ko kasi yung sumasalit sa sarili nating wika. Ito yung malaking hapon ko. Ay kung gagawa ko kayo, sana po sa sarili nating wika. Kasi marami ko tayong materialist na sa wikang Ingles. Pero kapag pinag-usapan po natin yung materials natin tungkol sa ating pagingin ng Marekan, sa mula sa panunulat, sana po ay din sa sarili natin wika. Kung Bisaya kayo, sa Bisaya. Kung kayo Ilocano, Ilocano. Kaya po siguro hindi magdiriwan kayo ng 500 years. Ay hindi po kumisan ganun kalalim. Siguro sapagkat hindi natin ginagamit ang sarili natin wika. Pero ito yung hamon ay pinapamanig ng buong may kapat. Itong tatlong ito, ang iniiwanan ko po sa inyo. Pagamat yung pangatlo, ibibigyan pa natin ang diin sa susunod na linggo. Naalit, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Una, binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Pangalawa, ituruan ninyong sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Pangatlo, ako'y laging suma sa inyo hanggang sa wakas ng panahon. Sana po, itong tatlong ito, ay pagsumikapan natin na may isa katuparan, sang-ayon sa kanyang kakayahan. Hindi natin kinakailangan na maging kasing sikat isang Lucas. Ano ang mahalaga? Ang magawa natin ito. Kasi noong hindi naman nakalain ni San Lucas na yung kanyang isinurat para kay Theophilus ay siyang gagamitin ng simbahan na ilalagay niya sa kanyang libro na tinatawag natin ngayon Biblia. Sinurat lang yung Theophilus para saan? Sinurat lang ni San Lucas para kanino? Para lamang kay Theophilus. So, ang mahalaga niya rin ay maging bahagi ko ng aking pagkakit. Kasi bakit? Ito yung kagalakan ng dulot ng pagtatagpo namin kay Kristong muling nabuhay. Sumasampalataya ako sa Diyos at ang kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay sa Kristo ang isa manang ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa tabay ang birin, ipinagpakasahin ng puso sa Pilato, pinako sa krus na matay ang pinipin, pararo sa buwan ng mayuma, nang may katumara ng buhay ng makiyat sa langit, kalulubog sa kanan ng Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang pag-inito at ako sa nabubuhay ng mamatay na tao.
sumasampalataya ng anak ko sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagkakyat ni Jesus sa langit, humarap siya sa Ama para sa atin. Kung si Kristo ang ating tagapapagitan, nakatitiyak tayong ipagkaloob ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Nawa'y laging gabayan ng Diyos ang Santo Papa Francisco, ang mga obispo at tanang kaparian upang manatili silang nagpatutuo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Nawa'y laging gamitin ng mga pinuno ng mga bansa ang kanilang kapangyarihan para sa pangangalaga at pagtataguyod sa karapatan ng mga tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Nawa'y laging gamitin ng mga kinauukulan ang mga pahayagan, radyo, telebisyon, internet at iba pang anyo ng media para sa pagtuturo ng mabuting asal at tamang pamantayan sa buhay. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Nawa'y tanglawan ng Diyos ang puso ng mga gumagamit ng media upang gamitin nila ang kapangyarihan nito, hindi para sa makasariling interes, kundi higit sa lahat, para sa kapakanan ng higit na nakakaraming tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Nawa'y mapabilis at maging mabisa ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng panig ng mundo sa pamamagitan ng makadiyos at makataong paggamit ng media ng mga kinauukulan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama naming Diyos, minupuri namin at tinadakila ang iyong pangalan sa kabistan ito ng pag-akyat sa langit ng iyong anak. Naway ganap namin pakinabangan ang makalangit na kaloob ng katotohanan ito at iatid kami sa kaharian mong walang hanggan. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Masipo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang maghahain natin ang kaligtasan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambalihang banal. Ama naming lumika, pakundaman sa pag-akyat sa anak o mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan. At ipagkaloob mo sa ganitong pagpalitan ng mga kaloob mo ng aming mga alay, kami makasalo sa pagkabuhay sa pag-akyat sa kalangitan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayan matapos na lubigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Sa ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siyang aming tagapamagitan na ikiusap sa iyo para sanan. Siyang tagapasya sa lupa at kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang abanan naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo. Sabag kami ang katawan at siya ang ulo. Sabag akyat niya katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel, sisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Isinasamo namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang mga kaloob na ito na aming nilalaan sa iyo, ito nawa ay maging katawan na tubo ng aming Panginoong Jesucristo na nagutos ipagdiwang ang misteryo nito. Noong gabing ipagkanulong siya, inawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, inaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, inawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at ulang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito
sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Kaya bilang pasalamat na iyong aming inialay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Kung ngayon mo ang andong na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami pangipagkasundo sa iyo. Loobin mo ang kami magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog na habang panahon na katalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kami magkamit na yung pamana kay isa ng ina ng Diyos. Ang mahal na Birhing Maria, isa Jose na kanyang esposo. Na mga apostol, isang mga martir, isang martir at ang kaisa ng lahat ng mabanal na aming inaasang lagi na kiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handong na ito ng pagipagkasundo sa iyo ay magbunganawa ng kamayapaan ng kaligtasan para sa buong daigdig palatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa kasama na iyong lingkod na si Papa Francis Benaventura ang tanang mga wiso at buong kabarihan at ang iyong piniling sa bayanan. Dingin mo ang mga kahilingan ng iyong angka na ngayon ang tinipon mo sa iyong harapan. Hamang mawain ko gabin mo at pag-isayin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulit na daigdig. Kawa mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid namin yumao at ang lahat ng lumisan sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang maarating sa iyong piling at sama-sama magkanamasa ng iyong kaniningang walang mali. Sa mga tayo masisilayan ng iyong kagandahan sa magilan ng aming Panginoon sa Kristo na siyang binagdaraanan ang bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya lahat ang parangalpapuloy sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
namin kumidya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigyan na kailang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iwang ko sa inyo, ngayon kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tumuyan mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming mga pagkakasala. Magkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkaisahin mo sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi mo sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Thank you.
panalangin laban sa parusa ng kamatayan. Ama, pinagmumulan at nakapagbigay ng buhay, itinataas namin ang aming mga puso at mga hinaing sa inyo. Tulungan niyo kami upang bumuo ng isang lipunan na tunay na nagpapahalaga sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Ang ating tutugon, Panginoon, hilumin niyo ang nagdaramdam naming kalooban. Para sa mga nakakaranas ng sakit at habis dahil sa karahasan at krimen, tugon. Para sa mga nagsasagawa at mga biktima ng karahasan sa kapwa, nakikipagtunggali sa gali at buot ng kanilang nararanasan, tugon. Para sa basag-basag naming sangkatauhan na ikinagamot ng harihang maghiganti, tugon. Para sa aming sugat ng lipunan na iniligaw ng ilusyon, dapat tumitil ng buhay upang ipagtanggol ito. Sama-sama nating sabihin, tulungan mo kaming lumikha ng kapayapaan. Para sa aming bansa na natutuktong sumang-ayon sa maras na paghihiganti. Para magkaroon ng paninindigan, kilalanin at taguhin ang dagalan ng lahat ng mga tao. Para magkaroon ng karunungan, makita na ang karukhaan, kawalan ng katarungan at kakulangan ng edukasyon at hanap buhay ang maaaring ugat ng kriminalidad. Para ang patnubay at habag ang maging daan upang maibusan ang pagdurusa ng mga biktima at gumagawa ng kaharasan. Para sa lakas ng loob na kailangan upang makahanap ng mga kalutasan na magtataguyod sa dagan ng lahat ng tao na sa gawin na magkaroon ng tunay na pakikipagkasundo. Para sa inspirasyon, baguhin ang lipunan bagay sa pag-ibig at katarungang humihilom mula sa kasamaan. Manalangin tayo. Amang habag, hinahayaan niyong pumatak ang ulan sa mga matuwid at hindi matuwid. Bigyan niyo kami ng isang pusong tulad sa inyo upang sa gayon ay magmahal kami ang katulad niyo kahit sa mga taong nagdudulot sa amin ng sama ng loob. Sa aming bansa ay lumalaganap ang isang matinding hangarin na maghiganti at isulong ang punuin ang death row. Ginagamit ang panawagan na magkaroon ng katarungan bilang balat kayo sa pagpatay sa mga lumalabag sa batas. Maghari nawa ang tunay at hindi panandali ang katarungan. Jesus na aming kapatid, dumanas kayo ng kamatayan sa mga kamay ng mga makapangyarihan. Subalit hindi nyo hinaya ang pagtagumpayan kayo ng pagkapuot. Tulungan nyo kami iabot ang aming kamay sa mga biktima ng karahasan upang ang aming walang mali na pag-ibig ang siyang tumulong sa paghilom ng kanilang mga sugat. Banyan na Espiritu, Panginoon at tagapagbigay ng buhay, pinalalakas nyo kami sa pakikibaka para sa katarungan. Tulungan mo kami upang walang tigil kami kumilos laban sa kamatayang ginagawa legal ng pamahalaan. Gayon din naman, tulungan mo kaming baguhin ang lipunan sa pagkakaroon ng katotohanan, katarungan, pag-ibig at paggalang upang huminto ang karahasan at manaig ang kapayapaan. Amen. O Maria, Ina ng Buhay, ilan niyo ang sambayan ng Pilipino mula sa kapangyarihan ng kamatayan. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Pablo Unang Ermitaño, San Martin de Perez, patuloy ng mga may sakit, magsitayo po ang lahat. Ama namin ang pagmalipag, kalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo sa at nilalayon. Gawin mo ang loobin namin ay matuon sa iyong pinaglulukluhan sa anak mo ngayon o upang kapalis naming tao sa piling mo siya ay
na magitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang kami. Amen. So para po bukas, no, ay ang ating tapusan, 3 o'clock, assembly sa Carmen Homes. At pagi rin o, no, ngayon ay nag-uulan, ay pakicheck mo yung inyong mga bubong, yung inyong mga alulod. Baka madumi lang, kaya kumisan ay nagbabaha. At yung nga po palang ating mga tatlong seminarista, no, ay aalis na bukas, ay ang uling araw na lamang mo bukas. So, sila po ay nakaisang buwan na rito ng pagtigil na makabilis ng panahon. So, tayo po ay nagpapasalamat sa ating pong tatlong seminarista. Ito po ay mag-third year philosophy. At ipanalangin niyo po sila na sila ay maging pari magabayan sa tunay nilang bukasyon na kanilang napili. So, isama nyo sila palagi sa inyong panalangin. Para patuloy din po natin ipanalangin yung po sana rin po ay bukas iwang ulam sa hapon ang gawa ng ating tapusan. At isama rin natin sa panalangin ng ating pong-loring. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo. Taglay ang kagalakang dulot ni Kristong umakyat sa langit. Salamat sa Diyos. Salve. Espeyang, enteresyone, abis ativos, maris,
metamorphic perpetuam liberemur. Periundem Christum Dominum nostrum, divinum auxilium manea semper nobiscum. Ave Maria Purissima. Yeah, I'm gonna find myself a